Sabi nila, true love stories never have endings. Oh my God! Oh my God, I'm so sorry! Sorry din? Sugado ka ata? Tinawaan niyo tayong ngipin ko? Libre na yung pasta. Tsaka pa. So paano to? Yes, sige. Sobrang nakakahiya. Imagine, ako ba yung unang nag-kiss? Ala, it's a sign, Ali. Hindi mo mo in love ko. Patingin nga. Gusto ko kasi yung gumawa ng ano, medyo suspense thriller. Ganun. Kasi ang dami ko nang ginawang ano eh. Diba? Romance yung genre ko talaga. Pero kasi, bago ako pumasok ng romance, kadalas sa mga ginagawa ko is family drama. So, kumusta naman working with Pauline and other artists? Yung karamihan kasi sa kanila nakatrabaho ko na, hindi ko pa lang nakatrabaho si Ren and si Colleen, nakatrabaho ko na rin sa Itis Baggage, pero one scene lang yun. So, before kami nag-shoot, nag-workshop yung per couple. Ganun. Kami, hindi kami nakapag-workshop kasi nasa France that time si Colleen. So, pagdating niya, nag-dinner kami with Direct Carlo. Tapos appreciate ko na sobra si Colleen doon kasi sobra siyang welcoming. Sobra siyang open up sa mga sa buhay niya. So, nakampante ako. Ganun din ako. Nagkwento na rin ako. So, ang saya lang nung world yung relationship nito. Hindi ba nagsara si Colleen? Hindi, kaibigan ko si Chris. Saka nag-message pa siya sa akin na sobrang thankful daw niya na ako yung partner niya. You look good together because on screen, yes. Sabi nga rin ni Derek, actually lahat kami, si Jerome and si Ren, kinikilig kami. Kaya lang kasi yung kay Raisa at saka kay Dico, medyo iba yung storyline nila. Nasa may anak na sila. Kaya sa tatlong couple, sila yung talagang mabigat. Yung young parents, di ba, na ang bata nag-aanap, tapos sa ang ganda ng video. Saka relatable, di ba, yung anong stage na pinagdadaanan ng lahat sa atin, tapos may ibang episode na ipapakita na sa kalagitnaan, at saka hindi siya kasi chrono, so kailangan mong panok, hindi siya, yung pagkakasunod-sunod niya, di ba, lumalaktaw-laktaw, so kailangan kayong lahat, guys, yung mga nag-video, sana panoorin nyo lahat ng episode. 99 pesos? Di ba? I mean, come on. 99. Tapos ang daming ginagawang content ng Viva One Monthly na nilalabas nila. At saka quality, di ba? Maganda yung pastorya, maganda yung cinematography, mausay mga director and writer. I will explain too much, Carlo. Ano yung favorite scene na ginawa? May scene din kasi kami doon ni April na kayo, ni Colleen na binilings may gripin ko. One of the first scene na kinuhana namin yun. Yun yung isa sa mga favorito ko kasi wala pa kaming icebreaker na eksena. Gumanga na ako sa harapan niya ng nakagano. Nakaka-conscious. Tapos nagkamali pa siya ng kuha. Hindi, actually yun naman talaga, kahanginan. Kaya lang, naiputok niya sa ilong ko. So lahat ng hangin pumasok ngayon sa ilong ko. Yung title kasi, di ba, Sirius, kung hindi lang tayo sumuko. So, para sa Carlo, ano yung bagay kaya na magpapasuko sa'yo pagdating sa pag-ibig? Hirap naman. kasi parang nakikita namin. Nakita mo yung hirapan. Parang nakikita namin from life, pero feeling ko merong heavy drama scene sa dulo. Meron nga talaga. So, sakit talaga siya. Hindi ko alam. Siguro pag sinukuan na ako. Ganun. Or yung feeling ko hindi na healthy. Ito not necessarily sa partner mo. Pwedeng sa, kasi diba minsan sinusuko mo rin ang pamilya, ang kaibigan. Kapag ka feeling mo hindi na healthy yung relationship mo with someone. Diba? Tapos yung pakiramdam mo na binigay mo din naman. Diba? Nagbigay ka, nag-uus ka, ng lahat ng kaya. Pag umali, pero hindi pa rin. Pino ko. Pero ang ganda nga na sinabi ni Carly na
hindi ibig sabihin na sumuko ka. Mahina eh. Na yun yung madali. Kasi merong iba na sumusuko pero mahal pa rin. Oh. Invite mo na rin mga supporters. Ayan po, sa August 21, guys. Sa lahat. Sana po makapag-download kayo ng Vivo One app sa Google Store, sa App Store, Google Play Store, sa App Store, 99 pesos. Kailangan nyo i-download yung Vivo One kasi dun yun lang siya mapapanood. Sa August 21, hindi ko alam kung anong oras. 12 midnight. Diba? Ayan. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you.